Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. Ayan po, welcome dito sa ating live chat. Kasama nyo ngayon si Misty ngayong araw dito sa ICSA. So kung meron kayong mga katanungan regarding with the course, especially sa mga upcoming orientation natin, especially yung isa sa mga in-demand courses natin ngayon na may in-demand job opportunities, yun ang tinatawag natin na UK Diploma in Health and Social Care. So magkakaroon tayo ng orientation actually this coming Friday, January 26th, at 3 p.m. So kung available kayo, pwede kayong mag-join online. So kasi available siya yung orientation natin. Kasi nga, yung ating course is not only available dito sa Kuwait, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Southeast Asian countries. Kasi nga, di ba, may mga plano tayo for this year of 2024 na rin for new job opportunities na may better salary at saka opportunities na rin, kasi marami-rami na rin sa ating mga kababayan na nag-cross country. So kung meron kayong questions, pwede kayong mag-message dito sa ating comment box below, o di kaya mag-message sa ating mga WhatsApp number +965 9302850, o di kaya sa +965 9767 4076. So yan, kung meron kayong mga katanungan, pwedeng-pwede kayong mag-message dito sa comment box, o di kaya mag-join dito sa ating orientation this coming Friday. So may 1 week pa kayo na adjustment sa inyong schedule. Kung kayo is merong mga available oras sa Friday, why not take nyo yung chance para magkaroon kayo ng idea kung paano yung pag-aaral dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care. So kung na nakikita ninyo, meron tayong mga previous posts regarding with the classes so online, especially din sa ating face-to-face class. So sa mga estudyante natin na or mga kababayan natin na gusto rin mag-upgrade ng kanilang ng kanilang career, even yung kanilang professional development or yung kanilang credential na rin. Okay, so kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-message sa ating comment box below, kasi ito naman is live chat lang naman. Kasama ninyo ngayon dito si Miss Dean. Ako po si Miss Dean dito sa ICA Admin sa Kuwait City. So kung available naman kayo any of these days, pwede kayong bumunta dito at magbisita dito sa office natin. So located lang tayo dito sa Malia, Kuwait City, sa Panasonic Tower 8th floor. Okay? So kung meron kayong mga katanungan in certain tawag niyan information dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care. So tinatawag siyang UK Diploma kasi nga yung credential na makukuha natin, it will be coming from UK. Okay? So yung kanyang curriculum din and even yung kanyang units is UK based din. So maganda ito siyang gagamitin ninyo na credential, especially kung nag-start na kayo planning for migrating to other countries, lalo na yung si office si Health and Social Care natin is napaka in demand talaga. Okay? So, yan. Habang nag-live chat tayo, magbabasa rin tayo sa mga comments ng ating mga kapwa-FW regarding with this course sa health and social care, no? Kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-message dito sa ating comment box below. Huwag kayong mahiya. At least, no? Nandito ako ngayon, kasama ninyo dito sa admin. At least, masagot ko na rin diretso yung inyong mga katanungan. Okay? Mostly naman ng mga katanungan ng mga kabayan natin is how? Paano yung pag-enroll? Paano yung pag-aaral? Ano-ano yung mga requirements? So, eto, yung pag-aaral natin dito sa health and social care, available siya actually worldwide. So, kahit sino pwedeng mag-aral, available po yung ating level 3. So, sa level 3 natin, kahit sino is pwedeng mag-aral as long as, 18 years old and above. So, kahit kayo is elementary graduate, hindi nakapagpatuloy sa high school, may possible pa rin sa inyo na magkaroon ng diploma. So, ito yung available natin, yung level 3 natin ng health and social care. So, yan, no? So, level 3 is available for everyone as long as 18 years old and above. Kahit high school level or elementary graduate, is pwedeng-pwede kayo mag-enroll dito. Okay? And sa level 4 naman natin, yung pinaka-requirements natin is kailangan meron tayong high school credential or nakapagtapos tayo ng high school. Kasi sa level 4 is equivalent to senior high school graduate. Level 4 natin is equivalent to first year of college. So, ayan. So, kung meron kayong katanungan, pwede kayong mag-message po, no? Huwag kayong mahiya. And then, ano ba yung mga requirements natin sa course? So, requirements natin sa course, kailangan natin ng initial requirements, yung civil ID natin.
And then yung picture, pwedeng ding humabol or to follow yung ating school credential kung kayo is mag-e-enroll or for admission for level 4, kailangan lang to follow yung ating mga school credential ng high school. Kung nakapag-college naman tayo, pwede rin yung ating transcript of record. Okay? Okay, sino nga yan? Kay Miss Charmaine. Sa health and social care. Bigay mo na lang kay, ano, kay sir. Okay. So, andito lang tayo sa reception ngayon. So, if you have questions, pwede kayong mag-message dito sa comment box below. At least, ano, no, masasagot natin kung ano yung mga, ano, no, mga inquiries ninyo. Okay? So, doon na tayo sa requirements. So, level 3, kailangan na natin ng civil ID, passport copy, and then yung picture. So, okay na yun. Kung may problema tayo sa pangalan, pwede namang to support yung ating birth certificate. Okay? Check ko nga kung saan ako naka-live. Okay, so sa mga kababayan natin na may mga kaibigan na gustong nagpaplano na mag-enroll dito sa ating UK Diploma in Health and Social Care, is share nyo lang itong ating live update and especially yung schedule. So next Friday, na this coming Friday, January 26, we are inviting you to join our online orientation. Free actually siya. So at least ito is free, at least yung mga kababayan natin magkaroon ng idea kung paano magkaroon ng UK Diploma in Health and Social Care. Okay? So ito would be this coming Friday, January 26 at 3 p.m. So message na kayo dito sa comment box below para ma-share namin yung Zoom meeting ID for this coming orientation natin. So lalo na sa mga kababayan natin na interesado na magkaroon ng diploma while working abroad at saka nagpaplano na rin na ano, no, kailangan sa mga requirements nila, especially for application for Canada, for New Zealand, or for Australia, or sa any European countries, or even sa US. So, yan, itong ating UK Diploma in Health and Social Care is tested and proven na nagagamit ng ating mga graduate student for their application, lalo na mga estudyante natin na nasa Canada na ngayon, nasa, iba naman nasa UK na. So, iba naman, papunta naman ng US. So, ito talaga yung ating credential is tested and proven, recognized siya ng mga evaluating bodies around the globe, even ng West or ECA. So, yan, no? So, kung magkaroon, gusto nyo magkaroon ng more ideas kung paano yung pag-aaral, ano yung mga content of lessons, mag-join kayo dito sa ating orientation online. Okay? So, maraming salamat sa ating mga nanonood ngayon. And, yan, contact lang kayo ulit dito sa ating WhatsApp number, +965-9930-2850. So, yan po, maraming salamat and see you next time sa ating mga live updates.